Sorry, ang divine mercy nakahayo. Nasa kamay niya yung garland ng sampagita. Kinuha yun ng isang alagad. Hinanap ako, binigay sa akin, at alam kong nakadalaw yung espiritu sa kanya at sinabi, nandyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng banal na espiritu upang ialay sa'yo ang bulaklak na ito. Kaya po nung sandali na yun na nakita kong may kasamang garland ng sampagita yung mangga, hindi ko po talaga napilitang lumuha sapagkat nagbalik-tanaw ako dun sa mga unang araw na pinana ako ni Divine Mercy, tinamaan ako sa puso ko, kaya hanggang ngayon, nandirito akong naglilingkod sa kanya. Alam niyo po, kung hindi po ako naniwala at nagtiwala sa bawat mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa ugali ko po na may pagkapiloso po ako. Piloso po ako. Tanggap ko po yan sa dating buhay ko. Lahat ng sasabihin mo, susuriin ko yan. At titingnan ko kung talagang kapanipaniwala o hindi. Ganun po ako sa dati kong buhay. Ganun ako kapiloso po. Kaya ayaw po nila akong kausap eh. Kasi sigurado pag may sinabi ka, may ika-counter ako sa'yo. Pero ngayon po, hindi na po. Sa pagtitiwala ko at paniniwala sa Panginoon, binago na po niya yung ugali ko na yun. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama. Sa bawat salitang binitawan niya, nang ako'y katulad ninyong pasyente, na naghahangad ding makapila at makarinig ng mensahe sa mga taong ginagamit niya, nagtiwala po ako at naniwala. 10 out of 10, isipin niyo po ah, sa 10 sinabi sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching at mga alagad na ginamit, natupad pong lahat. Wala pong sumablay. Totoo po yun. Di po ako nagsisinungaling sa inyo. Sapagkat pag ako'y nagsinungaling, baka parusahan ako ng Panginoon. Kaya ang binabahagi ko po sa inyo'y katotohanan. Sa bawat ako'y pumipila at ako'y binibindisyonan ng alinman sa mga alagad at ng ating mahal na Apo Kunching, lahat po ng sinabi, nagkaroon ng katuparan. At dito po tumibay ang aking pagtitiwala at paniniwala na ang buhay na Diyos ay nangungusap sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, sa panahong ito, sa edad kong ito, sa magwawalong taong pagaling ko dito, wala na po akong kaduda-duda. Sapagkat ang lahat ng tinuran naganap sa aking buhay. Hindi ko na po isa-isahin, sapagkat yung marami na ipahayag ko na, marerepit lang po yung mga pahayag ko. Subalit isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo, magtiwala kayo, maniwala kayo, ang ininyo, lahat ng sasabihin sa inyo ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, magkakaroon ng kaganapan, sapagkat hindi siya bilang taong nangungusap sa atin, kundi bilang banal na espiritu na dumadaloy sa kanyang buong katauhan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal naming Mami Beth. At kung tayo po ay matamang nakinig sa kanyang mga binahagi, tunay nga pong ito'y ating kinapulutan ng aral at mga halimbawa. At katotohanan po yung kanyang mga ipinahayag sa atin na ang paniniwala at pananalig sa Diyos ay mayroong puhunan. At ang puhunan po na yan, unang-una, ay yun po ating pagbabata. Kailangan po natin malalim na pakikipagniig sa ating Panginoon upang anuman po ang ating ninanasa o hinihiling sa Kanya ay magkaroon ng katuparan at ibigay po sa atin ang galak at kapayapaan na kagaya po ng nararanasan ng ating kapatid. At palakpakan nga po uli natin ating Panginoon. At ngayon naman po, ang ating magbabahagi ay isa nating kapatid na sa kanya nga pong malalim na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ay nakakaya niya pong lahat ang kanyang ginagampanan. Ang tinatawagan ko po ang ating Mother of the House. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
pagpupuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailan may di ka nawawalay. Bagkos patuloy kong nararamdaman na kami iyong minamahal at umiibig kaming tunay sa iyo sa pamamagitan ng iyong kinalugtan na sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral at nawa ang mga anak mo ngayon na tinawagan mo makadamang lubusan upang kamtin nila ang iyong kabutihan na ika'y paniwala at pagtiwalaan na Diyos na buhay na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na naman po ang aking buhay. Halos na-miss ko po ang tatlong araw na hindi nakapagpahayag sapagkat may mga kapatid pong tinawag. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, hindi mo man mailathala sa bawat araw ang kanyang kabutihan. Kung ikaw na nakatanggap ay gumagawa ng kabutihan, mararamdaman mo ang kanyang tunay na pagmamahal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema na sabi ko nga, Although pinahintulot na ating mahal na Apo na hindi magkatema, subalit tayo po bilang mga tao na tumatanggap ng kanyang salita, kailangan po ay mismo sa ating mga sarili magkaroon tayo ng pattern, yung alituntunin na dapat tupdin upang sa gayon ay maipokus po natin yung isip at puso natin kung anong dapat natin gawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi ko nga, napakabait ng ating Panginoon dahil daman-dama ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching kung ano yung kakayanan ng mga anak niyang tinatawagan sa bawat araw. Subalit walang magiging mahirap kapag ang Diyos ang tinanggap mo. Sapagkat hindi ikaw ang tutupad, kundi ang espiritu na mananahan sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko, oo nga Ama, ano po? Para pong, sabi nga, kapag ikaw ay namalengke, hindi pwedeng hindi ka magtala. Amen? Kung ano yung putahe na gusto mong iluto, itatala mo ang mga sangkap upang magkaroon ng kaukulan para siya mabuo. Ganun din po sa pananalig at pananampalataya at maging sa pagtitiwala ng ating Panginoon. Kailangan may proseso na sinusundan ka upang higit na mabuo mo kung paano kang dapat magtiwala at maniwala sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, simula kay kapatid na Beng, nagbahagi po ba kayo? Sabi ko, yung tinig nyo kay kapatid na Beng, ano po, hanggang kay Mami Beth, naiibsan po naiibsan po ang aking mga dinadala. Sa totoo lang po, kahit nasa taas po ako, ang aking tingin na sa baba, sapagkat napakahalaga po ang pagpapatutuo na mga kapatid nating tumanggap sa dahong ito. At yun po yung pinakamahalaga, na ang pasubali nga ng ating Panginoon, hindi ka maaaring tumungo sa isang lugar na walang address. Amen? Maliligaw ka! Buhay mo ba ang Diyos? At hindi ka rin maaaring tumupad sa isang bagay na hindi mo alam kung anong tutupdin mo. Kaya sa dahong ito, para sa akin po, sa kabuitihan at kabaitan ng ating Panginoon, yung tema po na ibinibigay po ay maaaring maipokus po natin yung isip natin upang doon po ay malhigit na lumalim pa. Sino ba ang nagbabahagi sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching? At paano ba ang pagbabahagi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katauhan? Amen po ba yon? Kaya doon po tayo nagtitiwala at naniniwala sapagkat hindi nga po tao ang nagbabahagi sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Paniniwala ay maaaring masambit na kung ano yung nakikita ng mata mo, maniniwala ka. Amen po ba yon? At ang paniniwala, maaari yung gayahin sapagkat mata lang ang makikita, ang makakakita kung anong dapat mong paniwalaan. Subalit ang pagtitiwala, kailangan isabay mo na kapag ang mata mo'y naniwala, kailangan magtiwala ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung hindi maniniwala o magtitiwala ang puso mo sa nakita mo, hindi ka makakadiretso. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang paniniwala, maaaring maganap ngayon, maaaring hindi maganap bukas. Amen? Subalit ang pagtitiwala, maganap man o hindi, magtitiwala ka pa rin na pagaganap ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, sa dakong ito, ang sa tuwi na po ay aming hinahanap na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, isa po akong buhay na patutuo na sa kanyang katauhan ang ating Panginoon ay aking naramdaman. Amen po ba yon? Naniwala ako, hindi dahil
kung sino siya bilang tao. Kundi naniwala ako dahil alam kong pinagtiwalaan siya ng Diyos. At naniwala ako dahil alam kong naniwala ang Diyos sa kanya upang magamit niya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po. Doon sa senaryo na yung wala ka nang magiging question, sapagkat hindi naman po tao ang nag-ata sa ating mahal na Apo Kunching, at hindi naman po tao ang naniwala sa ating mahal na Apo Kunching, kundi ang Diyos mismo, kaya na ipagkatiwala po niya ang banal na Espiritu upang maging daluyan ang kanyang katauhan at tangayong lahat ay makatanggap. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, sa larangan po ng paniniwala at pagtitiwala, siguro po walang makababali dyan sa mga alagad. Amen? Hindi pwedeng baliin yan ng sinumang tao, lalo na si kapatid na Beth at yung mga nagpapatotoo pa ng hayagan na ang paniniwalaan at pinagtitiwalaan ay ang Diyos na buhay sa katawan natin mahal na Apo Kunching. Kaya sabi ko nga sa tuwing nasambit ko na ito, sino man sa harapan ko ang magtura na siya ang kinalugdan, alam niyo po, ayoko magkasala kayo, wala pa akong pinariringgan. Subalit, ang paniniwala at pananalig ko at pagtitiwala, ang kinalugdan na ito, hindi maaaring baliin yun hanggat hindi binabago ng Diyos ang isip at puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, ang paniniwala at pagtitiwala, mayroon din pong sinyales ang ating Panginoon. Kasabi nga ni Mami Beth, regalo yan eh. Na kailangan hilingin natin sa ating Diyos. At may sinyalis po siya kung siya ngayon totoo na dapat mong paniwalaan at pagtiwalaan. Opo, bakit po? Sapagkat ang sinyalis ng ating Panginoon, ang liwanag na taglay niya, hindi napupundi. Amen? Ang liwanag na handog po niya, hindi napaparam at hindi namamatay. Kaya, kapag halimbawa po, marami na ang nagkalat, daratal po ang takda na yun. Sapagkat nakatala po yan sa banal na aklat, marami magsusulputan, eka, daratal na mga magsasabi na ako yung inira, ako yung kinalig, ako yung Mesiyas, sabi sa libro, ayan po. Subalit, sa katotohanan lang, kapag sabi nga ni Mami Beth, kapag kayo ni God, ay kayong dalawa na, at kilala mo na siya, at ikaw ay kilala niya, kahit balibalik ta rin pa yan, hindi ka malilinlang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang isang kapatid na Marisa, na hindi ko po tinataas sa aking sarili, kundi ang pinangangalandakan ko po ay ang Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na kung paano nga po ay pinaniwalaan ko at pinagtiwalaan ko. Napakarami na pong kaganapan na sa bawat araw ay patuloy ko po, sabi nga ni Mami Beth, napasigaw po ako, ang sarap. Totoo po yun. Kapag ang Panginoon ang nagdala sa'yo ng kakainin mo, ang sarap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sasabihin ng tao, paano naman dadalhin ng Panginoon, hindi naman bumababa? Bumababa! Bumababa ang ating Diyos. At nung araw po na yun na dinala po siya ng ating Panginoon, si Mami Beth sa kanilang tahanan, kami rin po ang unang dinalaw. Kaya nung dinalaw po kami, ito po ang malinaw na tinuro na hindi ko makakalimutan. Andiyan po si kapatid na Marie, si kapatid na Pearl, at yung anghel na bata na alaga ko. Itong tinuran, bakit daw po hindi pinahintulutan na siya'y bumaba? Sapagkat yun daw po ang katotohanan, hindi nyo makikita humahakbang ang Diyos para kayo tunguhan. Subalit, kung kayo'y maniniwala at magtitiwala, malalaman niyo po na siya'y bumababa doon sa taong ginagamit niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ay sa pamamagitan ng ating mahal na Apo. Kaya sa bawat araw po, wala pong katanungan. Kundi, focus lang po, i-focus nyo lang. Habang nagpapahayag po siya bawat araw, mula sa simula na ako po yung naging alagad, pinaniwala at pinagtiwalaan ko na po yung salita niya. Amen? At huwag po kayong magparang alon sa dagat kapag naniwala po kayo o nagtiwala. Kailangan kung paano paniniwala nyo nung una, kagaya na ginawa ni kapatid na Beth, hanggang sa ngayon dapat hindi mabawasan yon. Kung magagawa mo pong madagdagan yon, ay ang sarap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi nga, maaaring tuksuhin ka ng kalaban. Halimbawa, naniwala ka doon sa sinabi. Ipalagay ko na lang, dinaluyan si Mami Beth. Nagpa-bless ako. At tinura na ang banal na Espiritu, pasubali ko sa iyo, mahal na kapatid ko, tandaan mo, hindi lamang ganyan ang matatanggap ng iyong mga kamay. Yamang ikaw ay naghahandog, sisiksikin, igligin, umaapaw ang idaratal pa ng Ama para sa iyo. Huwag ka na mag-alinlangan. Kapag naramdaman mo ng puso mo, pagtiwalaan mo na yon at paniwalaan mo na yung sinambit na ginamit sa iyo, ay hindi ka magdadalawang isip.
Alam niyo po, naganap po yun sa akin, bakit kayo, yun ang sinambit ko. Halimbawa po, nakaupo lang yung mga yan, mga alagad. Ano po, may bahagi po silang banal na espiritu. Isa man sa kanila sabihan kayo, kahit idinatal sa kwento, paniwalaan nyo na, buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, hindi nga po ang tao ang gaganap sa inyo. Kahit po pakwento po nilang sinambit, kung ito'y makabubuti sa bawat isa, alam niyo po si God, napakamasunurin. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po siya. Kaya, sabi ko kay Mami Beth noong isang araw, sa sobrang paniniwala, pagtitiwala ko sa Diyos, kasi dati po, syempre po ganito eh, pinasilay po sa amin ng mahaapo kung paano po siya lumuhod na maglakad. Nakaluhod po yan. Humahakbang paluhod. Papunta po sa, nasilayan ko po yan. At kung paano po yung marubdob na panalangin. Siyempre po, hindi naman po kami sa Apo Kunching. Isa lang ang Apo Kunching. Amen po ba yun? At kami po yung mga alagad. Siyempre, bilang mga alagad po kami, naroon po yung pagmimithi namin batularan. Yung ginagampanan ng isang Apo Kunching upang kamtin po namin kung paano siya pinagtiwalaan at pinaniwalaan natin Panginoon. Amen po ba yan? Alam niyo po, nagmithi rin po kami na gayon ang gawin, hindi man kagaya nung maglalakad ng paluhod, subalit yung walang humpay na panalangin, sabi nga ni Mami Beth, yun po yung magiging ugnayan nyo upang hindi ka makakalas sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? At naganap po yun. Noong mga panahon po na yun, talaga marubdob, 24 hours, yung pagdasal na yun, nakikipagniig po talaga. Ngayon nakikipagniig, pero simple na lang, hindi nakagaya nung dati. Ngayon, sabi ko kay Mami Beth, alam mo, ang bait ni God, sabihin mo lang na, Ama, nag-aanyaya sa akin yung kama, gusto ko na magpahinga. Maaari niyo po bang ipagkaloob ang oras na ito para ako'y makatulog? Paghiga po na gano'n. Wala ka nang sasambitin na kahit na ano, kundi laman ang isip at puso mo'y ang Diyos, naniniwala at nagtitiwala ka na siya. Ang gagabay sa'yo, siya ang magbibigay sa'yo, patutulugin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po mga kapatid. Sa madaling salita, ito po iwanan ko po sa inyo. Pag naniwala ka sa nakita mo, at alam mo hindi ka papahamak mo, panindigan mo yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Huwag na huwag po kayong, kasi ganito po ang nangyayari, tukso po talaga. Minsan, halimbawa, pinaniwalaan mo. Ay, may nagsabi sa akin doon, ang husay na manggagamot si Apo Kunching. Naniwala ka dahil narinig mo. So, balit nung dumating ka dito dahil ang mithiin mo ay magpagamot ka, hindi ka nahaplos, nawala yung paniniwala mo, buhay pa bang Diyos? Mga kapatid, hindi magkakaroon ng kaganapan. Amen? Kailangan, kahit sabihin po natin na hindi nyo po maunawaan, kailangan maniwala ka at magtiwala ka doon sa hindi mo nakikita. Kapag nadama ng puso at isip mo, panindigan mo na yon, panghawakan mo na yon. Hindi man ngayon, hindi bukas, subalit alam mo ang Diyos ay buhay, paniwala at pagtiwalaan mo, sigurado mayroon siyang gagawin sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, kanina nga po, sobrang nagahol ang aking katawan at nang ako'y naligo, naramdaman kong parang kakalas na naman yung aking balakang. Pumikit po ako, sabi ko, Ama, patawarin mo ako kung ako'y may kalabisan sa paggamit ng aking lupang katawan sa paghakbang. Sapagkat talaga po busy. Talaga pong hindi po yung ibinigay po na kagaanan ng Panginoon na binigyan niya ako ng aapuhap ng dapat ay nawala na lahat. Tinanggal na. Eto, bumalik ako sa dati. Subalit naroon na po yung limitasyon. Subalit kanina pinadaman niya sa akin, Anak, hinay-hinay lang. Sabi ko, Ama, patawarin mo ako. Sapagkat sobra ang paniniwala at pagtitiwala ko na ako'y pinagaling mo na. Kaya kanina nung naramdaman kong parang kakalas na naman yung aking dito po sa may balakang ko paakyat, pumikit lang po ako at pinanaligan ko na ang tubig na dadampi sa aking katawan ay kagalingan ko. At syempre po, ang paniniwala at pagtitiwala, kailangan po na manggagaling sa ating puso at higit sa lahat, hindi nga bababa ang Diyos upang paniwala at pagtiwalaan nyo. Subalit, may isang tunay na ginagamit, may isang apo, iisang apo lang na maaaring paniwalaan na tunay na gaganap at tutupad. At mayroon po siyang pinaniwala at pinagtiwalaan na tao, si Apo Kunching. Kaya sa kaganapang ito, dito sa dakong ito, ang paanyaya ng Diyos, paniwalaan nyo at pagtiwalaan ang ginagamit ng ating Panginoon at sigurado, mahahasikan po kayo ng dapat na aral upang kamtin ang tiwala ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid.
At tunay nga po na kung kayo ay naniwala at nagtiwala sa mga ginagamit ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng gantimpala para sa Kanya. At sa paglabas po ng ating mahal na Apo Kunching, lahat po tayo dyan na may mga karamdaman, ano man po ang ating kahilingan, manalig tayo at magtiwala ng ating mahal na Apo Kunching ay ginagamit ng Diyos para sa ating lahat. At maraming maraming salamat po sa mga nagbahagi at inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo.